You know, mga hunters, welcome back po sa ating channel. Kalimuna ay nagbabalik matatapos na ang taon. Siyempre, magbibigay tayo ng impormasyon. Ang impormasyon natin ngayon ay pwede mo itong gawing project. Pwede mo itong buuin, hanapin next year kasi bibihira po ang nagbubuo nitong mga 10 cents na USPI. No? At mayroong mga taon dito na talaga namang umaabot na ang value sa 3,000 sa isang piraso. No? Kaya tayo po ang ating ibibigay na impormasyon. Ngayon, tapusin ang video at siyempre para makuha ang mga detalye na ating ibibigay. Okay mga ka-hunters, no? So welcome back po. Meron kasi tayo dito ng mga maliliit na sentimo, mga silver. Ayan, at bago tayo magpatuloy, babatiin ko muna kayo ng advance happy new year po sa inyong lahat. Ayan, sa mga baguhan at mga datihan sa ating channel po, no? Maraming salamat po. Papasok na ang 2024. So meron tayong tinutukoy dito na sentimo, no? Diretsoin na natin ito. Meron na tayo dito ng Asia. USP ito mga hunters, 1921. Ayan. 10 cents. No? Nilisa lang ito. Pero syempre meron po itong mga kasama. Naisip kong i-share sa inyo ito. No? Bihira kasi ang nagbubuo ng mga 10 cents. Ako mumaliit siya. Walang masyadong halaga. Yun po ang mali, no? Kung meron lang din kayong budget yan, pang buo, abay, pwede nyo na pong gawin project ito sa susunod na taon. At titignan natin sa lista kung ano-ano mga taon na dapat nating hanapin dito. Ayan, no? 10 cents. Ayan ang mga taon, nag-umpisa 1907 hanggang 1935. Silver ito, 7.50. O, mataas din ang composition ng silver dito. Maliit nga siya dahil 2 gram lang. Mga ka-hunters, no? 750 silver at 250 copper. Hindi siya pure silver, no? Kaya matibay ang bariyang ito kasi may halong copper. Ayan, ang kanyang edge, redded. Ang kanyang mga mints, Manila mint. Yung isang mint, no, mint mark ng isang Manila mint. May M at yung isa, may S, San Francisco mint. At yan yung mga taon, 1907 ang umpisa ng minting process nito. 10 cents na ito. At andyan na ang mga value. Kung isa-isahin natin yan, siyempre, sunod-sunod yan, no? May 1910. Itong 1910, no? Ayan, no? Counterfeits widely common. Ibig sabihin, itong 1910 is ito maraming gumawa ng counterfeit kasi rare, eh. Yung genuine niya, rare. 0.5% lamang yung 1910S San Francisco. Yan ang rare. Ang hulugan na mahal yung 1910s na yan, no? Diyan pa lang talagang uubos ka ng pera dyan, no? Ayan, pero kung marami kang pera, kayang-kaya mo yan. Merong 1917, 1918s. Yung 1918s, sinasa 3,000 pesos ang isa sa uncirculated, eh, no? Ayan, 1920, 1921. Iba-iba ang kanilang mga value kasi depende sa dami, no? Yung ating 1921, ayan. Sa verified condition, 230 pesos. Kung uncirculated, mahal din yun. May 1929, no? Nag-skip siya mula 1921, walang 1922. 1929 agad yung sumunod, eh. 10% naman ito, no? 1,100 sa almost uncirculated. At yung panghuli, 1935. 39 sa uncirculated. Okay? Ayan po yung mga value niya. So, sa tansya ko dito mga bro, kung mabubuo mga lahat ito, kung mabubuo mo ito, uubos ka dito na siguro mga hanggang 30,000 kung ang mga kondisyon ng makukuha mo ay magaganda, no? Sabihin natin almost uncirculated. Lalo na kasi yung 1910S, eh, mahal yun kasi 0.5% na. Sigurado ako mahal yun. No? So, pero kung mabubuo mo naman ito, abay tiyak na talagang napakahalaga. Or napaka-valuable
kung mabubuo mo ang set nitong mga tenses nito, USPI na ito. Kaya kung meron kayo mga bro, pinaplano ko rin magbuo nito, sana makabuo sa suot ito, kahit pa isa-isa. I-comment nyo, baka meron kayong mga tenses na USPI. Titingnan ko. No? Yan. Ito ang ating hawak ay 1921, Manila Mint. Ang value nasa 230 pesos. O, diba? So, pwede nyo balikan sa numista kung ano yung mga taon na yun. Isa-isahin ninyo doon kung, para malaman ninyo kung ano ang mga value. Gawin nyo pong guide yun. Hindi naman talagang masusunod yun yung eksaktong value na binigay doon ng numista. Pero pwede yun maging guide. Pero siyempre, pag mas maganda ang kondisyon, mas mahal yun ng konti. Ayan po, magkalimutan mag-join sa ating membership para makapasok po kayo sa ating mga group chat at magkaroon kayo ng mga connection. Kailangan yan. Sa ating Facebook page, mag-follow and subscribe na din sa ating YouTube channel. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Advance Happy New Year. God bless po.